It's 5 PM in the afternoon, Antipolo, Pilipinas time. Kung nakikita nyo po, meron na lang po tayong tatlong helmet na ipag-giveaway. Ito po ay i-giveaway natin sa Linggo, this Sunday, at Miyerkules po, next week na Miyerkules, at next week na Sunday. Yan po ang ibibigay natin. After po ng tatlo na to, mga action camera na po ang ibibigay natin. So, kung kayo po ay naka-four wheel, pwede kayong sumali. Pwede nyo po itong magsilbing dashcam. Kung kayo ay nakabisikleta, pwede pa din po kayong kasali. Kung kayo po ay rider, pwede pa din po kayong kasali. Kung kayo po ay individual, pwede pa din po kayong kasali. So, wala tayong pinipili. Kung kayo ay nasa Visayas o Mindanao, pwede pa din po kayong kasali. So, yung action cam na po yun ay magagamit nyo sa pang-araw-araw nyong paglalakbay at magsisilbing protection nyo na din po kung sakali. Direkta tayo doon sa pag-uusapan natin today. So, panoorin nyo po ang video na to para po ito doon sa mga kapatid nating riders na namamasyal lang po or nagra-ride kagaya ng ginagawa ko every Sunday. Panoorin nyo po ito nang matutunan po natin. Ano siya? Retro po ng tumutkot mo. Wala na, kaya mo na yung retro nila. O, ganito mga driver ha, makinig po kayo. Bakit ko hinold muna ito for verified din dun sa mga driver kung may lisensya o wala. Bagamat meron naman kayo lahat. Pero nasa MECQ tayo. Adibit ko ng ECQ. Dinagdagan lang ng M. Modified. Pero, yung pagpasok nyo dito, dapat apor kayo. Ibig sabihin na may trabaho kayo dito sa bayan ng Tanay. Ano, hindi na kaila yung kakain kayo, mamamasyal kayo, magra-rides kayo, bawal pa yun. Pwede kayo lumabas doon kayo sa nasasakupan yung bayan. Kung nga kayo pa'y taga Quezon City, Antipolo, Marikina, Pasig, ano. Yung apor, kung hindi naman apor, stay at home na lang muna tayo. Yes, sir. Kung tatanungin po kayo, may trabaho ba kayo dito? Diba wala? Kasi hindi naman kayo mga taga-Tanay. May tulong natin sa gobyerno. Konting bagay lang yung may tutulong natin sa gobyerno na tayo kumaya sa ibang bansa. Tulad ng India. Marami nang namatay sa kanila dahil sa COVID. Ibig nyo rin, may pamilya kayong uuwian. Nandito kami para paalalahanan po kayo. Hindi kami nandito para kayo ay masamang intention namin sa inyo, hindi. Ano? Yes, sir. Kung paalala lagi. Hindi lang Sabado Linggo kami nandito. Araw-araw na habang nasa MECQ tayo at sa mga darating pa. Ngayon, yung ginagawa nyo rito, ipahinga nyo na lang. Nanonood naman siguro kayo ng balita. Ano? Kahapon, madami kami tinikitan. Madaming umiyak dahil atwiran, malayo sila, wala silang pangkain, pero may panggas kayo. Sa layo ng bayan nyo, nakarating kayo dito. Wala na akong pakialam doon, kaya lang, pakisamahalan tayo para sa inyo rin to. Ay sa itikitan ko kayo, pabili nyo ng bigas, ulam. Huwag na muna kayong dumayo dito habang tayo ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine. Ano? Yes, sir. Sige, babalik yung lisensya ninyo. Pero, makisama naman tayo. Ano? Yes, sir. Thank you. Tabernilla. Yes. Bola. Jason. Roniel. Ruben. Buñuel. Sorry. Jason, Mantin, Juwit. Oh, paano kabalik tayo ng mukha? Sensya. Santiago Miguel. Yes, sir. Thank you.
Balimbing. Josel, Bungay, Balimbing. Dalapas, Jan. Dalapas. Ako ba yan ba? Salamat, sir. Sir, thank you. Good na naman, bait, sir. So, bawal pa talaga. Thank you. So ayun guys, malinaw na malinaw ang pagkakasabi ni Sir na wag muna po tayong magbayan-bayan o mag-ride ng bayan-bayan, lalo na po papuntang Marilake, dahil mahigpit po nilang ipinagbabawal ang pag-ride muna doon nang ang inyong dahilan ay pamamasyal lang o magbe-breakfast lang po sa Marilake. Unang-una po, tama naman po siya, MECQ pa po ngayon. So ang pinapayagan lang pong pumasok ngayon sa Marilake ay yung mga may essential na gagawin. Kung kayo po ay hindi tago doon at kayo po ay magbe-breakfast ride lang, kagaya po nung ginagawa ko every Saturday or Sunday, is ipagpaliban lang po muna natin hanggang sa matapos yung MECQ. Hanggang sa maging maluwag na po. Tama naman po sila eh. Ito po ay simpleng pagtulong natin sa gobyerno para hindi na din po lumaganap ang COVID-19. So makisama po tayo, tulungan po natin yung gobyerno natin para hindi na po lumaganap yung COVID-19. Dahil the more na nagagala tayo, mas malaki ang tsansa na ma-spread natin yung COVID-19. So hanggat hindi po tayo natututo, ang mangyayari po niyan is lalo pong tatagal yung paghihirap natin na gumalaw, kumilos at makapagtrabaho ng kagaya ng normal na buhay natin. So, ito po ay isa sa maliit na maitutulong natin sa gobyerno natin, hindi lang sa ating sarili at sa ating pamilya na din po. Ang sunod na topic naman po natin ay ang pagiging racist ng ibang kapwa natin Pilipino. Nakakalungkot isipin na sa panahong 2021, madami pa ding mga Pilipino ang humuhusga sa pisikal na anyo ng isang tao. Itong post po na ito ay post ni Miss Universe Canada 2020 Nova Steven na hinihinala niya na galing sa mga fans ni Rabia Mateo, yung pong Miss Universe na isasali po natin sa patimpalakang Miss Universe 2021 or 2022, hindi ko alam kung tuloy this year. Tayong mga Pilipino ay masyadong competitive pagdating sa larangan ng mga beauty pageant, mga sports at kung ano-ano pa. Minsan sa sobrang intense ng laban ay lumalagpas na tayo dun sa boundary ng pag-cheer natin. Nakakapagsalita na tayo ng masasakit sa kapwa, yung mga salitang hindi nakanais-nais para dun sa kalabang player, and may mga instances pa na kapag tayo ay natalo is nagtatanim tayo ng sama ng loob. Kapag may mga ganyang bagay po, may mga ganyang patimpalak, may mga ganyang sport competition, lagi po nating itataga sa ating isipan. Although hindi masamang mag-cheer para dun sa kaibigan natin or sa kapwa natin Pilipino, lagi po nating iisipin na pagkatapos po ng competition na yan, eh magkakapatid pa din tayo, magkakaibigan pa din tayo. Ang masasabi ko naman dun sa mga nag-comment niyan, nognog, sunog na manok, eto tingin ko yung mga taong hindi pa nakakalabas ng bansa eh. Yung mga hanggang dito pa lang sila sa Pilipinas nakakarating, hindi pa sila nakakapunta ng Amerika, hindi pa nakakapunta ng Hong Kong, hindi pa nakakapunta lalong-lalo na doon sa mga bansa na may mga taong itim ang kulay. Sa totoo lang po, dito lang naman po sa Asia or sa Pilipinas, especially sa Pilipinas, na ang mga tao po ay gustong paputiin ang kanilang balat dahil iniisip nila maganda at malinis tignan kapag sila ay maputi or makinis. Kaya kung ano-anong mga beauty products ang ginagamit nila para pumuti sila o kuminis sila. Kung di niyo po na itatanong, madami na din po akong napuntahang bansa. So halos yung mga bansa na yon may mga itim na tao. Madami din po tayong mga naging kaibigan na black. At halos lahat naman sila is magaganda yung ugali nila.
mga palakaibigan din sila. Kung mapupunta po kayo sa mga western country, ang mga puting babae po, kahit na puting lalaki, pilit nilang ibinibilad ang kanilang kutis para lang po maging moreno or mulata ang kulay nila, or mulato. So, ibig sabihin po nito is nasa kalagitnaan lang po yung kulay. Hindi sila puti, hindi sila itim. Mamula-mula, medyo kayumanggi ang gusto nilang kulay. Which is, tayong mga Pilipino po ay nagtataglay na po tayo ng kulay na kayumanggi. Hindi na po tayo kailangan magpaputi po. Sa aking palagay po, kaya lang naman po nasasabi ng mga kapwa natin, Pilipino, na ang kulay itim na balat ay hindi maganda dahil hindi po ito nakikita o pangkaraniwan sa araw-araw nating nakikita dito sa bansa natin. Hindi dahil sa pisikal ng tao, nahuhusgahan natin ang kagandahan niya. Hindi po, mali po yun. Maganda nga ang jowa mo, pera naman ang habol sa'yo. Hindi ka totoong mahal nun jowa mo, edi ang sakit-sakit nun. So aanhin mo pa ang maganda o aanhin mo pa ang gwapo. Kung ang habol lang naman sa'yo, eh pera, hindi tunay kang mamahalin. Tayong mga Pilipino, masyado tayong mga kritiko. Pero kapag tayo na ang pinuna, eh hindi natin kayang tanggapin. Sabi nga po ni Apolinario Mabini, kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi napipikon? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless.